Dapat ba nilang gawin na pumatay sila, pumaslang sila ng tao para lang sa kaimbutan nila na gusto nilang maglingkod. O kaya sa kanila na yung posisyon, huwag na silang papatay. Ilang pang buhay ang sasakrapisyon nila. Alam natin lahat, politika yan. Labis ang paghihinagpis sa mga kaanak ng isang barangay kagawad at leader ng Liberal Party sa Arayat matapos pagbabarili ng mga hindi pa nakikilalang sospek nitong Martes ng umaga. Kinilala ang biktima na si retired police Gaudencio Peñular, 65 taong gulang ng barangay San Agustin Sur. Sa panayam ng Balitang Central Luzon sa pamilya ng biktima, 6:30 ng umaga nitong Martes habang nagwawalis umano sa labas ng bahay si Peñular ay bigla na lamang itong tinambangan ng riding in tandem. Si Peñular ay mahigit 30 taon na nagsilbi bilang isang pulis. Naging miyembro din ito ng Philippine Constabulary. Nagretiro ito noong taong 1998. Ito na ang kalawang taong na-ambush si Peñular. Una noong 1996 bago ang kanyang pagre-retiro. Walang kaaway at isang mabait umanong ama at lingkod bayan si Peñular. Ngunit sa kabila nito, hindi lubos makapaniwala ang pamilya na may gagawa pa ng ganito sa kanya. Ganito ang buhay sa Pilipinas ngayon, sister. Huwag mo sabihin mabuti ka. Huwag mo sabihin mapagkawang gawa ka. Pero, mayroong tao iba ang isip. Iiusin ng tao sa Panginoon. I want justice coming from God. Paniwala ng pamilya Peñular ay may kinalaman sa politika at eleksyon ng pagkakapas lang ng kanilang kapamilya. Ano pang iniisip mo? Inintorse ko. Masaya siyang nag-serve sa tao. Although, 3 groups siya nung sinerf niya natin. Siguro. Isang mabayaan tao nagwawalis pagkatapos mo. Pumalengke, wawalis, titignan ng kakain ng mga apo. Kaanak din si Peñular ang tumatakbong alkalde ng bayan na si Bon Alejandrino. Ayon sa kandidato ng LP senaturang bayan, dapat na daw matuldukan ang serya ng pamamaslang sa kanilang lugar ngayong eleksyon. Tapusin na natin ang lahat ng patayan na to. Ang kailangan ng bayan namin is pagunlad, hindi patayan. Mahawa naman kayo sa mga taga-arayat. Bigyan nyo ng pasin yung bayan namin. Marami nang namamatay. Matatandaan itong 22 ng Oktubre 2012, pinaslang din ang isang leader ng LP sa Barangay Bitas, Arayat. Paniwala din ang LP sa Arayat, parehong tao o grupo din ang gumawa nito sa kanilang mga taga-suporta. Parehas pa rin, parehas ang ginamit na barel. Even if you ask the Soko, isa lang sasabihin sa atin, the same pattern, the same ang barel, the same ang tao. Inamin din ni Alejandrino na maging siya ay nakakatanggap din ng mga pagbabanta sa kanyang buhay. 5 days ago, mayroon ang tumawag sa akin. Ini-ignore ko lang ang sinasabi, malapit ka nang mamatay. Sabi. Ang sabi ko naman, magpalipas ka ng init-init lang ng ulo yan. Pag hindi naman kami lumaban ngayon, kailan kami lalaban? Ako si Aiselin David, Alerto Alisto sa Pagbabalita.